Kitang-kita mo naman po, pure na beef yun. Kaya kami pinipilahan kasi mura lang pong aming shawarma. Talagang pumupunta sila kasi 50 lang po yung pita namin, busog na sila. Pagpatayo kami ng bahay, nakabili po kami ng sasakyan. Lahat po yan ay katas po ng shawarma. Yung sauce po namin, yung white sauce po saka yung spicy. Naiba yung shawarma namin po kasi katuhog, authentic, pure na beef. Yung ibang shawarma po ay giling na. Ang pangalan ng aming shawarma ay Big Mike Shawarma. Ito po talagang tradisyon na pagluluto ng shawarma. Tinutos pa ho yung beef, kinakatas po yun. Parang barbecue style bago iwain, bago iserve. Pure na beef po talaga, dinaalis. Kanyang authentic na lasa. Nung araw, ang shawarma pang mall lang. Naisipan namin mag-asawa, bakit di natin gawing street food yung shawarma? Unang araw namin, naalala ko pa noon, malakas na malakas yung ulan, binagyo kami. Maaraw naman tapos biglang uulan. Sabi nila, ano yung shawarma nyo? Sinigang yan? Sabi nila sinigang kasi nauulanan. Iniisip ko namin, parang hindi sa amin itong shawarma na to kasi inuulan kami ng todon-todo. Gaganaan ka talaga kumain kasi malamig po yung ambience. Kaya dito po kami nakapwesto sa labas kasi po mapuno, saka maliwalas, malamig. Mura lang po kasi ang aming paninda. Saka kompleto na po. May rice na, may meat, may saka gulay. Kompleto na po. Pangmasa po ang rice namin. Ako po si Estrella Dakla Namurao na may-ari po ng Big Mike Shawarma dito po sa Pablo Ocampo na pinipilahan. Sa tapat po ng Philippine Sports Commission. Ang rice po namin 60, tapos yung pita 50 po. Pag may cheese po, 60 po yung pita. Pag yung rice po, 70. Pag yung all meat po na rice, 85. Tapos yung pita na all meat, 75 po. Neroros po yung beef po, inihiwa po ng manipis. Tapos inihiwa po ng maliliit para mas masarap po. Yung shawarma po namin ay nilalagyan po namin ng garlic sauce saka chili sauce. Sarili po namin timpla yung sauce. Yung asawa ko po siyang nagtitimpla ng beef, siya po namamalengke, saka gumagawa po ng sauce. Ang gawain ko naman po ay nagtitinda. Yung shawarma po namin, tinitimplahan po namin ng 2 days o kaya magdabag po para yung lasa manuot po sa karne. Pag nababad po ng gusto, yun na po tinutuhog na namin. Tapos, yun, nilalagay po namin sa burner, iniihaw. Pinapakatas po namin yung beef shawarma namin sa apoy. Ang gulay po namin na nilalagay ay repolyo, sibuyas, pipino, saka kamatis. Ang shawarma po namin ay pure beef lang po. Hindi po namin hinahaluan ng kahit anong meat kasi nag-iiba po ng lasa yun. Kahit na mahaba po yung pila, mabilis na po yung mga tao po na mag-serve. Karamihan na kumakain po sa amin ay sa mga riders, tapos yung iba po mga nag-opisina. Dati po ang talagang customer namin mga estudyante. Mapalasal po, mapa-Adamson, mapa-Scholastica, Lyceum, saka sa Erlings nakakarating po rito. Dinadayo po talaga ng mga estudyante ito kasi pag low budget, talagang pumupunta sila. Sisimula po kami ng 10:30 ng umaga po hanggang alas 10 po ng gabi.
araw-araw po naman, nakakaubos kami. Hanggang Linggo, kay makakatikim po kayo ng aming shawarma. Nagsimula po kami noong October 8, 2014. Noong araw, ang shawarma pang mall lang. Makakain ka lang ng shawarma kung pumupunta ka sa mall. Eh, naisip na yung mag-asawa, ano kaya kung benta natin sa kalye para tingnan natin kung papatok. Noong umpisa lang po, kami lang pong dalawang mag-asawa. Ako ang tagahiwa ng karne. Yung asawa ko, taga-gahit ng gulay, taga-saing. Nung una kami nag-shawarma, di sumasang-ayon yung panahon sa amin. Laging basa yung aming shawarma kasi laging umuulan. Isang linggo kami inuulan na ganun. Sabi ko sa asawa, para sa atin tong shawarma, kako. Kasi tuwing lalabas tayo, kako, inuulan tayo. Niluloko pa nga kami noon na yung shawarma namin sinigang na kasi nababasa na ng ulan. Pero wala, di na lang kami umiimik. Iniisip na lang namin na titila rin itong ulan na pagkatapos ito, makakatinda rin kami. Nananalig po kami na may bibili rin kahit papaano, makabawi-bawi po sa mga yung pinamuhunan namin. Hindi po kami makatulog na mag-asawa kung hindi kami magdasal. Doon na lang po yung negosyo namin na dapat ipagpatuloy para makasurvive kami kasi marami po kaming pinag-aaral na anak. Iniisip namin, kung di natin pagtsagaan to, walang mangyayari sa atin, kako sa asawa ko. Nilakasan po namin ang loob namin, kaya sa palaran na lang po. Tuloy-tuloy lang po ang aming pagtitinda, kahit binabagyo po kami dyan, tsaga-tsaga lang po talaga. Kailangan makapag-aral yung mga anak ko, makatapos. Hanggang naghihintay po talaga kami hanggang tumila yung ulan para makapagbenta. Kaya nandito na, nagkasubukan na, paninindigan na lang namin. Nung tumila na po yung ulan, medyo maliwanag na po yung langit, nabubuhay na po kami ng loob na makakabenta na po kami. Tapos, mga dumadaan, bumibili na po pa isa-isa. Ang kinita ko lang dito sa kalye noon, 150. Lugi talaga po yun. Tapos, nung pangalawang araw, naging 300. Parang lugi pa rin tayo, kako. Ang laki na lugi natin. Puro abono na lang ginagawa natin, kako. Di pa rin ako tumigil hanggang dapat makagawa tayo ng paraan, kako, sa asawa ko. Ang ginawa namin, talagang pinag-aralan namin na pasarapin yung aming timpla. Yung sauce po, dati hindi po yung ganun yung lasa ng aming sauce. Medyo lasang bawang talaga. In-adjust namin, sabi namin, Pilipino tayo, bakit di yung panlasang Pilipino ang gawin natin? Kaya in-adjust po namin. Tapos, yung pangatlo, naging 1-5. Tapos, yun na po. Tuloy-tuloy na po yung kana. Ka-2,000 na kami. 3,000, ganun. Yun na po. Nakilala na po kami. Kaya ngayon po, 2 na po yung aking pwesto. Ngayon po, kahit na bumagyo man o umulan, inuulan na rin po kami ng tao. We'll be right back.
amin ng shawarma ay nagpagpatayo kami ng bahay. Nakabili po kami ng sasakyan. Tapos nakapagpaaral po kami ng mga anak. Yung aking bunso po ngayon nag-aaral po sa International School. Lahat po yan ay katas po ng shawarma. Ang kailangan sa negosyo na to, pasyensya, sipag, saka tiyaga. Tiyaga-tiyaga talaga, huwag kang mainip. Kasi sa bandang uli, doon mo malalaman. Bubunga din yung paghihirap mo. Ang buhay parang panahon lang. Minsan maaraw, minsan maulan. Kapag umulan, tiyaga-tiyaga ka lang. Titila rin yan. Papasalamat po kami sa lahat ng mga customer namin na tumatangkilik ng aming shawarma. Saka sa mga lahat po ng mga nag-vlog po sa amin, maraming salamat. Kasi lalo po kaming nakilala sa aming business po. Papasalamat po ako talaga. Bakit Big Mike Shawarma pang pangalan? Kasi pinagsama po namin yung pangalan namin mag-asawa. Ako po si Baby, tapos yung asawa ko po si Michael. Kaya pinagsama po namin yun. Sa aking asawa, kahit na umulan, umaraw, nandiyan pa rin na sumusuporta sa aming negosyo. Kahit na umaraw yan, kahit umulan, nandun, namamalengke. Kaya nagtsaga-tsaga, matsaga talaga siya.